Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagong updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadala o di naman kaya inaligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan nga po natin ngayong araw ay yung tuloy-tuloy po at wala pong, alam nyo yan, wala na pong makakapigil pa ng date ni Maine Mendoza at Alden Richards mula umaga hanggang abuti na po sila ng gabi. No, ito po ay galing po sa Itbulaga sa paparating po na Sabado. Ito po ay alinsunod sa kumpirmasyon nila Ate Lou at Ate Tyrind na makikita nga natin si Maine at Alden sa araw ng Sabado. At matapos nga po ang live ay may taping pa po sila. Nakagawian na po kasi ni Alden at Maine ang biglaang nawawala matapos ang live at taping nila sa APT. Mamaya ay dedetalye po natin ang mga bagay na yan. Kasama na rin po, sa mga pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang pagpiga kay Maine Mendoza ng isang mumurahing tabloid kung saan pinakakalat po ng tabloid na ito na si Maine ay ikakasal bago pa man po magsimula ang eleksyon at ang halalan kay Panot. Ito po ay bago mag-March. So ngayon, ikakasal na pala siya this February. Ayos yan, no? No. At pag-uusapan po natin, tatawa tuloy ako. Ayos po yung strategy nila, di ba? Mga hibang na nga at hindi na nga alam ang gagawin kung paano mananalo sa eleksyon itong si Panot. Mamaya, ibibigay ko po sa inyo ang buong pangyayari kasama po ang iba pang ganap sa kanilang dalawa. Okay? Pasensya na po at ngayon lamang po tayo nakapag-record ulit. Ito po ay dahil sa pagluloko ng internet ng aming editor. Kahapon po, tatlo po yung aking na-record. Mi isa, wala pong na-i-upload dahil shoutout sa PLDT, no? Hindi na kami maka-isang straight na isang buong buwan man lang na maayos ang internet nyo. Bekene men, no? Pwedeng pakiayos ang internet ninyo. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Maine at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas showbiz news ngayon sa pag-support at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka naman ako subscribe, ako i-click mo na yung subscribe button para lagi kang nakakapanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings sa kanilang dalawa. At bilang pasasalamat, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol ang updates natin kahapon. Unahin natin si Miss Bungie Season. Ang sabi niya rito, hello Mr. Pinas, point of view. Na-comment ko na yung tungkol sa mga views ng Vivo S235G na almost 70 million views. Hindi pala sa Twitter yon, kundi sa TikTok views ng Vivo S235G. Ngayon ay almost 100 million TikTok views na. Pwede bang ipasok yun sa Guinness World Record for another achievement of Aldab and the Aldab Nation? Kahit pinaghiwalay, hindi nagbago ang true-blooded Aldab Nation at ADN fans ng Aldab. Achievement din yun para sa Vivo phones. Yun po ang masakit para sa ating lahat. Miss Bungie Season, this is gonna be the reality, no? And I want to tell you these things. Gano man tayo kasigasig for Maine and Alden as long as the mainstream media at ang kanilang mga managements ay binabaliwala po ang nangyayari kina Maine at kay Alden, napakahirap pong marinig. Mabuti na lang po talaga naririto tayong lahat. At least, no, at least ang ibang mga netizens nakikita ang katotohanan kina Maine at kay Alden, lalong-lalo na kung gaano sila kalakas. Matatauhan din po ang mga 'yan pagdating ng huli. No, maraming salamat po sa comments. At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Miss Soy Empatica. Yung sabi niya rito, ha ha ha. Mr. Pinas, I find it funny how some comments are about you getting GF or wife. We shouldn't look for love because sometimes what you are looking for comes when you're not looking at all. Back to Aldab, I guess those users won't stop until election is over. They will continue to use Maine's name because they know how her magnetic charm works for netizens. But too bad she's not gonna let that happen. She won't support Panot ever and she wouldn't rather expose the truth about her and Alden and their anaks. I feel that she's doing it slowly but surely already. It's my bad, Miss Soy Empatica. If I have confidence, I know I could have so many girls as much as I want. Yun bang kung trip-trip lang, di ba? But this is not
how my parents and my lola granny raised me. Diba? They taught me how to respect women, and I agree. I don't have to seek for them darating at darating ang tamang panahon. From the very beginning po, no, we saw how Mean reacts, no, to these users. Never ever niyang sinuportahan yung panggagamit sa kanya maliban sa mga bagay na binablackmail siya ng mga kumag na yan. Thank you for your comments and God bless you po. At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Miss Belinda Caravana. Sabi niya rito, thanks sa update, Mr. Pinas. Pinalabas sa Netflix yung Imagine You and Me last Saturday. Wow, sarap panoorin at di ako nagsasawa. Wala itong cuts. Wish ko sana sa birthday ni Maine ay present na si Alden sa Isip Bulaga. Stop na kay Panot dahil di siya kaaya-aya sa pandinig ng lahat. Kaya lumalabas ang pictures ng dalawang anak niya na Maine at Alden. Hope sila na mga ito. Katotohanan lang tayo at kampante ako sa nature. God bless to everyone. Totoo po yung sinabi ninyo, Miss Belinda Caravana. Yun bang kung iisipin lang natin na halimbawa, no, kung halimbawa lang naman ha, sing dami ng Katniel, ng Lisken, ang iba pang mga ng iba pang mga love team ang movies ni Maine at Alden, siguradong tatabo at tatabo ng pera ang mga producers nito. Kaso wala eh, 'di ba? Nagugulangan po sila kay Maine at Alden. Nagulat kasi sila na hindi biro ang pera na kayang ipasok sa kanilang dalawa ni Maine at Alden. Maraming salamat po sa tiwala kay Maine at Alden. God bless you po. At ito na nga po, no, isa pong bayaran. Ulitin ko lang ha, isang bayaran, mumurahin, ipitsugin, pambalot ng etchas, at mapanggawang story ang tabloid ang nagkakalat ng lagim. Kung saan pinakakalat po nito, bago ang eleksyon at kampanya, which is this coming March, pakakasalan na ni Panot sa Mingay. Pakitandaan niyo po yung mga pinagsasabi nitong mga to ha. Bago mag-March, pakakasalan daw si Panot. Pag walang nangyaring ganyan, ha? Pag walang nangyaring ganyan. Pakisampal po yung tabloid na yan, lalo na yung writer niyan. Kakalbuhin ko talaga yan eh. No? Walang ginawa kundi mga fake news. Kakalbuhin ko talaga yung writer na yan. Lock-in taping pa lang ni Panot until first week na ng March. Saan kaya nila napulot ang mga kabarbaruhang impormasyon na ito, no? Huwag niyo pong pansinin ha. Malapit na po kasi ang eleksyon at pangangampanya. Sa Marso na sila mangangampanya. Daig pa ang linta sa pagsipsip, no, ng kasikatan ng isang Maine Mendoza, di ba? Wala na talaga siyang pag-asa sa halalan. Kaya gagawin ng lahat kahit ano pang pag-iingay, no? Mapaingay lang ang pangalan sa maling paraan. At para naman po sa sentro ng ating mga updates, ikaw ba ay nababagot? No, bagot na at inis na dahil hindi na matuloy-tuloy ang pagsasama ni Maine at Alden kahit sa Itbulagaman lang. Pwes, ito ang latest mga marites. Sa kumpirmasyong nakuha natin kina Ate Lu at Ate Tyrene, natuloy na tuloy na nga po ang magiging date ni Maine at Alden hanggang gabi. Bukas na bukas po yan. Dahil po yan sa nakaschedule ng live ng Itbulaga bukas at ang taping nila bukas din po, no? Live at saka taping. Sa mga ganyang pagkakataon po kasi, lalo na sa tuwing hindi po nakatutok ang camera kina Maine at kay Alden, yun bang nasa backstage lang sila, no? Dun po nagkakaroon ng private life si Maine at saka si Alden. Lalo na sa oras po na natatapos ang taping nila, yun bang this oras ng gabi, no? Hindi na po kasi nila alam kung saan po nagsususuot itong si Maine at saka si Alden sa tuwing may mga taping sila. Kung mapapansin nyo, sa taping ni Maine at Alden, ni Maine Mendoza sa Maine Goals at sa Daddy's Girl, after ng kanilang taping, laging may post kung nasaan sila nagpupunta. Pero ang tanong, bakit sa tuwing may taping sa Itbulaga, no, si Maine at saka si Alden na magkasama sila, walang pictures right after ng taping nila? Dahil, tama po kayo, pribadong buhay ang gusto ni Maine at ni Alden. Kung saan man sila mapadpad, ano, hindi na kailangan pang i-post sa mga social media. Abangan po natin yan bukas na bukas. At sabi nga po ni Alden, ano nga yung sabi ni Alden? Sabay-sabay po tayo. To see is to believe. Again, kung isa ka sa mga bashers at hindi mo nagustuhan ng mga pinagsasabi ko rito, mag-comment ka lang, pag-usapan natin yan ng may respeto sa isa't isa. No, lagi pong bukas ang aming comment section dyan. Hindi po namin yan isinasara para po sa inyong lahat. Mag-comment ka lang dyan, pag-usapan natin lahat ng katanungan, lahat ng violent reactions na meron ka, nang lahat tayo ay mapanatag at maging kampante. Okay? Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.